Huwag susuko. Mahirap sa ngayon, maaaring lumala pa bukas. Pero sa mga susunod na sikat ng araw, ay huhupa ang unos at gaganda ang buhay. Totoo, napakahirap talagang tanggapin ang sari-saring hirap sa buhay. Lahat na yata pinagdaanan o pinagdadaanan ng tao sa buhay nito at maaari namang mas magaan para sa iba. Ang pinangangalagaan mong katawan din na po ang bigla ng sakit, pati ang mga pabaya sa sarili. May nakakaligtas, merong hindi. Ang pamilya o maiiwan ay sasagarin ng problema. Minsan, may trabaho ka na, biglang may mga di inaasahang pangyayari na mawalan ka. Ang mga namamalimos, mas nakakarami pa o minsan naman walang magbigay at napapariwara. Mag-abroad na lamang ang pangarap para mapabilis ang pag-asenso sa buhay. Subalit di lahat pinapalad ng mabuti. May mga kabataang nalilihis ng landas at kalimitan ay sa kapabayaan ng mga magulang o minsan dahil na rin sa laganap na maling pakikipagkaibigan o sa mga influensya sa eskwelahan at ng social media. May mga matagumpay na negosyante at meron ding nalulubog. May mga naghihirap sa kapansanang pisikal. Karamihan ay perpekto pero hindi rin batayan, para man lumo na di magtagumpay. Napakarami ng mga anggulo sa buhay. Kaya naman, minsan nagtatanong ka sa Diyos kung bakit parang nasa iyo na lahat ng mabibigat na pasanin, gayong maayos at masinop ka namang tao. Samantalang ang iba ay parang napakadali ng pag-asenso o pagbuti ng buhay nito. Kunting kibot lang sa negosyo, ay tagumpay agad o pag nag-apply ng trabaho, natatanggap agad. O pag nagsaka, nagtinda at iba pa, siguradong mayaanihin o napakyaw na. Kasi ang dami ko pong nakikita na medyo nahihirapan at umaatras na, na parang bibigay na ng todo, na hindi kakayanin kung anumang nangyayaring kahirapan sa buhay. Hindi lang naghihirap dahil walang pera o walang makain, kundi minsan nahihirapan sila sa oras. Nahihirapan sila dahil pagod, masyadong pagod physical. Walang ibang taong tutulong. May pera man, wala rin silang mauutusan. Ang iba naman, sobra-sobra naman ang biyaya ng Diyos. Lahat na yata ay meron sila. Kumuha ng tao para tulungan sila, para maabswelto yung sila mismo ang gagawa. Pero marami rin silang problema, karamihan sa mayayaman. Maraming problema sa negosyo, sa mga tao nila, kung paanong gagawin nila, lalo sa panahon ngayon. Maisaayos pa rin ang kanilang negosyo despite na talagang taghirap ngayon. Mayaman ka man o medyo may kakulangan ka sa buhay, hindi pa rin kasigurahan yon na masaya ka sa buhay mo. Kaya nga guys, yung happiness na yan, sundan natin. Huwag lang sa tanaw, puntahan natin. Kaya sige lang, dito lang. Gawin natin ang lahat para makamit natin yun. Sana all, sabi ng marami, kasabay ang malalim na buntong hininga. Lahat ang hangad ay makamit ang blessings o swerte na mapaayos ang buhay, pero di nga talaga siya pangkalahatan. Merong para sa kanila, kanya, sa inyo, at sa akin. Pero hindi pwedeng mawala ng pag-asa. Sige lang ng sige. At habang may buhay, maaaring makamtan ang minimithi. Sabi nga, it's always a matter of time. Kung hindi agad-agad, ay sa susunod pa. Kailangan lang magpursige at panatilihing positibo ang pananaw. Tara, subukan natin ang subukan. Ngiti lang at i-enjoy ang buhay kasama ang pamilya o loved ones natin. Kapag napapagod, itulog lang ng konti para makatayo uli at ganahang magpatuloy. Never give up, never surrender, ika nga. Salamat po. Sa susunod, meron ulit po akong tema. Sana pakinggan nyo para naman ma-inspire kayo ng konti, makapagbigay ko ng konting opinion ko sa buhay.
na-inspire ako na magbigay ng saloobin dahil wala rin naman kasi akong magagawa kundi ganito na lamang, magbigay ng mga inspirational words para siguro makatulong sa ibang tao.